Sometimes when we touch. Eto na. Maki Bibo, hindi ko na kayang makitira pa sa bahay ng biyenan ko. 3 taon na kaming kasal ng asawa kong si Jo Marie, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakakabuo. Ito rin! Hindi pa nakakabuo! Mahirap ba yun? Nadali lang nun ah. Paano ba naman kasi hindi kami makakuha ng tiyempo at makakuha ng magandang pwesto? Ganon din. Sa bahay ng biyenan ko. Diyos ko Lord. Maliit lang kasi yung bahay nila. At iisa lang ang kwarto. So, tabi-tabi pare, no? Maret pare, umabot pa sa punto na kahit sa CR, hindi kami makaubra dahil lang sa pangamba na baka mahuli kami. Agoy. Para kaming hindi mag-asawa ng asawa ko dahil wala pa kaming matinong agoy dahil lang sa wala kaming privacy. Gusto ko nang bumukod, Maret pare, kaso wala pa kaming sapat na ipon ng asawa ko gawa ng pareho pa kaming hindi regular sa trabaho. Eh sa ngayon, nagpaplano muna kaming magpunta ng motel para lang maisakutuparan ang aming naudot na aguyan. Saan ba maganda at mura? Huwag na charot! Kayo sa, magkano na lang kayo dun sa agoy apartel na lang kayo? Guntaw ba mura? Agoy apartel. Charot lang daw, sabi ni MC ng Makati! Mga kapitbahay, ladies and gentlemen, labis at ballpen, ito na ang pelikulang may pamagat na hindi makapagganunan. Aguy, ganunan. Dahil kay biyanan. Aguy, ano ba yan? Ayan. Mr. DJ, ipasok mo ang paborito ng mga biyanan. Mr. DJ, take it away. Anong day? Sir, si day. Mami. Ano ba? Mami. Shhh. Ano ba? Mami. Uy. Ano ba? Uy. Pabigyan mo na ako, please. Uy, mami. Ay, naku, daddy. Alam mo namang hindi tayo makabuelo dito, eh. Yung nanay mo baka biglang pumasok at baka mahuli tayo. Umayos ka nga. Ay, naku naman, oh. Oh, sige, sige. Sa CR na lang tayo ulit. Sabay tayo maligo. Nakakahiya naman kasi baka makita na naman tayo ng nanay mo o kaya ano ng kapatid mo na papasok ng CR pareho. Ayoko, nakakahiya. Ano ba naman yan? Wow na, wow. Wow na, oh, at gigil na ako sa'yo eh. Eh, di ba nga sinubukan na natin yan gawin sa CR? Ano nangyari? Di ba wala din? Kasi kinatok lang tayo ng nanay mo. Ay, naku. Eh, paano? Kapag hindi mo napagbigyan eh, baka lagnatin to kaya magtampo. Eh. Baka lalong hindi na tayo makabuo niyan eh. Ay nako Jo Marie ha, hindi talaga tayo makakabuo hanggat nandito tayo sa inyo. Sabi ko naman sa'yo, bumukod na tayo eh. Eh, hindi pa nga natin kaya mami. Ayan mo makapag ano, pag naging regular na ako sa trabaho ko, makakapag-ipon ako, promise. Bubukod tayo ha, okay? Huwag ka nang masungit. Uy, shh, mami. Ayoko sa'yo. Mami. Ay, kasi naman, mag-check-in na lang kasi muna tayo para mapagbigyan niyang hilig mo. Ay. Ito naman oh. Oo, sige. Eh, mag-check-in tayo. Eh, sa mura lang. Pero, hati tayo sa bayad, mami. Ha? Ah, ganun. Sige, walang ganap na mag... Walang agoy na magaganap. Ewan ko sa'yo. Kapos ako sa budget, mami. Ewan ko sa'yo. Kung gusto mo, hati tayo. Sige na, ano hati? Bala ka sa buhay mo. Ewan ko sa'yo. Mami. Bala ka. Hay, naku. Mami. Shhh. Mikil ka na. Mami. Mami. Uy. Ito na, ma... Shhh, uy. Tigilan mo. Uy. Uy. Ano ba? Hindi ako titigil dito. Uy. Pagbigyan mo ako. Hindi na pwede. Cut! Ito talaga ang biyanan series na to. Direk ha. Hindi nga makaano pare. Oh. Hindi makaagoy. Kawawa naman. Grabe naman yun. Pagbigyan mo na kasi, oh, MC. Grabe yan. Kahit mabilisan lang. Grabe talaga yung hindi kayo makachempo dyan sa, ano, sa bahay ninyo kasi medyo tagilid ang ano, mga moments, mare. Pwede naman magkumot kahit mainit, ah. Magkumot na lang. ano lang, mabilisan eh, lang. Kahit magkumot, katabi natin si Biyanan. Ang dami mo kasi dinadakda. Masama pa yan, baka si Biyanan pa yung maagoy natin yan. Pinakumuha, nanay mo yan!
Nakakaloka to. O, dali na, damayin din natin si MC ng Makati na may pinagdadaanan sa kanyang biyanan dahil hindi sila makachempo ng asawa niya. Kaya nga, Maria. Hindi makabuo. Mga kapitbahay, damayan natin si MC, ano, ayan, ng Makati. 0977-7000-915. Damayan na. Sabi ni Larry ng Cavite City, hoy MC, paalisin mo muna yung biyanan mo, utusan mong bumili ng pangtanghalian sa palengke para makadiskarte kayong dalawa. O kaya pagsuotin mo ng welding mask. Yung biyanan. Bakit pagsuotin ng welding mask? Para saan? Maganda yung pare, yung ano, utusan mo para makachempo. Kahit paano, di ba? Sabi ni Ronel ng Bonnie Mandalu, yung gusto nyo makatipid, wala kayong budget bumukod. Oh. Ayan, tipid kayo. Palayasin nyo si biyanan mo. Bakit yung papalayasin yung biyanan? Ayan, tipid nga naman yan. Bakit malakas ba kumain yung biyanan? Wala. Ah, wala kayong pera pang bukod. So, ayan. Tipid up tip, ayan. Palayasin na lang si biyanan. Sabi ni Ronel. Doon kayo sa bubong. Sa bubong ng bahay nyo. Tiyak na madaling mag-iinit ang isa't isa. Talaga nga naman, mainit, mainit sa bubong, ha? Sabi ni Roger yan, ni Roger. Nakapunta sa bubong. Oh, wala, dito sila makabukod kasi nga, wala pang budget. Wala pa silang ipon dahil hindi sila parehas regular. Siguro kakaumpisa pa lang sa trabaho. Kaya nga. Oh, edi wag muna kayong magbuo ng anak. Ganun yun, di ba pare? Kung hindi pa kayo ready, tama yan. Dapat di muna kayo bumuo ng pamilya kasi nga naman, kawawa naman yung magiging anak ninyo kung sakasakali, di ba? Sabi ni paring Mark George Mare, mas maganda, bumukod talaga kayo. Sabi nga eh, you build as you go. Wow! Parang build lang ha. You build as you go. Regular man, sa work, o contractual man, kakayanin niyo yan. Lakasan lang ng loob ang labanan dito. Ay, oh, sabi ni Ima. Lakasan na daw lang ng loob. Ano? Bili ka ng sleeping pills, ipainom mo sa nanay mo para magagawa yung gusto nyo. Pagurin nyo ng pagurin. Oh. Diba? Utusan nyo ng utusan lagi. Galing yan kay Joel lang ayaka, alabang. Hindi, alam mo, makakachempo at makakachempo naman kayo dyan. Bakit palagi ba nasa bahay? Hindi ba lumalabas yung biyanan nyo? Oo nga. Baka pare kasi pag nasa labas ang biyanan, yung kapatid naman nandoroon. Maraming storbo sa madaling tsabi. Piringan mo yung biyanan mo, lagyan mong tapaho. Huwag naman ganun. Kunwari surprise. Ay nako. Hindi yata nag-aral yung Mr. Mo MC ng ano sa Ninja Universe. Ninja University. Ninja University ano. Mahirap nga naman yan talaga pare, hindi kayo makakilos ng maayos, ng malaya. Yan, di ba? Lalo na kapag nakikisama lang kayo. Eh, tiis-tiis mo na onte. Eh, kung di nyo talaga matiis, yun nga, nagpaplano daw silang magmotel. Oo nga. Huwag mo naman pang... Hindi rin kayo makabuo ni asawa mo, ni diyosawa mo. Huwag nyo na muna isipin yung pagbuo. Kasi wala pa naman kayong ipon eh, di ba? Ang hirap niya pare pag hindi pa ready. Yung pagwasak muna yun. Pagwasak muna yung itindihin nyo. Yan ang pag sumikapan nyo, yung pagwasak. Sabihin mo, MC sa asawa mo. Sabihin mo kay Jo Marie, intindi mo na muna yung pagkawasak ng ano bahay bata bago bumuo ng bata. Di ba pare? Ikaw ba sa naiisip ko, Mare, ito lang naman kay Maring MC. Hindi kaya, ano, kuntsabahin mo na lang si Biyanan. I-close mo. Si Biyanan mo, kuntsabahin mo. Tapos? I-open up mo sa kanya na plano nyo ng magkaanak. Pwede naman. Kasi biyanan mo yan, naiintindihan niya yung ano, pangailangan nyo, yung, kumbaga yung pressure ba, maunawaan naman ni biyanan mo, makakapag-isip si biyanan mo na, kailangan ng minsan ng moment ng privacy itong dalawang sige, to. Sige, punta muna ako ng Batangas, ha? Yan, ganun. Mga 1 week. Kailangan makabuo na kayo ng 1 week, ha? Ganun siguro una mo, ano, yung first step na gawin mo, i-close mo si biyanan mo. Kausapin mo. I-close mo siya. Tapos mag-open up ka sa kanya na. Paano kung hindi sila close? Hindi, yun na nga, i-close mo. Kita yung biyanan. Anong gagawin, pare? Tampalin muna. hindi. Joke lang. Hindi, paano kung di makapag... Yun na nga ang tatatangin sabi gawin yan. Sabi nga, wala namang ano eh. Siyempre, malambot naman. May naniniwala ka na may malambot na side ng puso naman yan. Hindi lang puro ka ano yan, yung ka... Magditahan. O, kagaspangan. Hindi naman sa kagaspangan. Hindi naman ako naniniwala din sa ganun. Hindi naman sa puro ano lang. Siyempre, anak din kayo niyan. Sorry. Pagmamataray pala. Ayan, pagmamataray. May soft side naman siguro yan si Binan mo. Uliin mo ang kilite. Yan, ganun, Mare. Uliin mo ang kilite. Pag nakiliti na, tanungin mo siya, saan ba pang maganda mag-check-in? Natumbok mo. Natumbok mo, Mare, yung agoy, Mare. Or kung nahihiya ka sa biyanan mo, yun nga, hanggat wala pa kayong bahay na sarili, hindi kayo makabukod, di nyo pa kaya. Yan muna, tsaga-tsaga muna kayo sa mga nakaw na sandali o kaya naman, mag-hotel kayo para mas ano pa. Sabi nga nung, yung pagdamay ng isang kapitbahay natin, contractual man yung mister mo o regular sa trabaho niya, wala namang kaso doon, may mga kapitbahay naman tayo dito. Yung kapitbahay natin, wala nga trabaho, anak lang ng anak. O, tingnan mo na. O, diba?
Ang laki ng problema ninyo, aguyan lang. Buwan-buwan nanganganak. Diyos ko, buwan-buwan. Ano yan? Yung aso nga, matagal bago manganak. Ay, sorry, anong buwan-buwan? Ano, ipis? Ano yan? Taon-taon nanganganak. Alam mo, eto na lang, maring ano, maring MC. Sa Sagingan Hotel, mura lang ano? Daw. Sabi ni Achilles ng Batangas, Sagingan Hotel. Wala yan, doon kayo sa alam namin sa Agoy Apartel. Dito lang yan, sa Maynila, oo. Nasa GC lang namin yan, ituturo namin. Antayin nyo na lang na matulog o kaya tiisin na lang muna. Di pa panahon ng pagsabog ng vulkan. Ayun. Dadating din ang tamang panahon kaya para sa inyong MC. Dalawa. Oo. Yan siguro munang madadamay namin sa'yo yung unang hakbang na pwede mong gawin ano. Sa ngayon, kung talagang wala kayong budget, ayan. Closeness, pakikipag-close ang isdaki. I-close mo si Benan. Magiging open para maging close. Makisama ka ng maayos kahit na pag ano, mataray. May ano din naman na yan. May malambot din naman ang puso yun. Tsaka ang pinag-uusapan nito, pagplano sa pamilya. Oo. At apod din naman niya yan, tsaka-tsakali, di ba? At saka yung pagpaplano ng pamilya, hindi naman yan talaga nga namang pa-ura-urada. Kung magpaplano kayo, dapat yung ready na rin kayong dalawa. Yung may ipon na kayo, may sarili na kayong bahay. Para mas maganda naman ata, diba? yung magplano kayo ng pamilya na ano, andyan yung anak mo, tapos andyan pa yung si Benan mo, okay sa all right kayo, all goods kayo, ika nga, diba? Mahirap talaga makisama, lalo na kung wala pa kayong pera, pampabukod. Kailangan nyo talagang makisama sa inyong biyanan. Sa Rotonda Hotel with free video. Sino to? Marami namang mura. Yan, marami namang mura dyan na aguyan, na pali-paligid. Walang ano. Magmotor kayong dalawa. Pwede naman, oo. Kapag ano naman yan, ano. Ang importante dito, yung... Lahat, ano, matiwasay lahat ng relationship din nyo. Hindi yung... Yun. Hindi yung medyo may masasagasaan kayo mga damdamin, mga relasyon. Ang importante dyan, yung relationship yung dalawa ng asawa mo, MC, ni Jo Marie, at yung relationship mo rin sa biyanan mo. Dapat mabuti. Maunawaan naman yan ni biyanan niya, no? Dinanas rin niya naman niya yan siguro. Correct! Diba? Napagdaanan din naman niya yan. Correct. Hindi kagaya nung una natin, Thatcher, na humanap ng iba. Huwag mong gagawin yun, Mare, ha? Si Lloyda. Huwag kang gagaya kay Lloyda. Buti naman, hindi naghanap ng taxi driver si ano. Hindi. Tricycle driver lang daw, Charingola. Hindi, maganda yan, MC, mag-usap talaga kayo. Wala naman talaga. Maganda dyan, importante yung relasyon ninyo ng asawa mo at ng iyong biyanan kung sakasakaling mag-usap kayong dalawa. Kaya nga, Mare, ha? Ayan, si Maring MC ng Makati, mga kapatid. Huwag muna kayo mag-anak. Wala kayong pang-check-in, eh. Diba? Mag-ipon muna kayo talaga. Tama yan. Ayan po si MC. Maraming salamat. Dumulog kayo sa ano, ha? GSW. Anong GSW? GSWD. GS? Hindi ba D yun? GSW. NBA yun. Ewan ko sa'yo, Macho Bimo. Ayan, abangan ninyo ha ang episodes natin ngayon na Sometimes When We Touch meron tayo i-upload sa YouTube. Yan, ayan, para hindi nyo ma-miss ang mga eksenang may init sa tag-init dito sa Yaba Problem. No problem! Maraming salamat mga kapitbahay at sumayin nyo na naman ang inyong Sometimes When We Touch. Yeah.